Hello, magandang araw po. Si Ryan Gutierrez po ito ng Philcam Byte Center at nandito po kami ngayon para tanungin ang inyo pong mga questions sa aming pong YouTube channel. Maraming salamat po sa pagtanong. Umpisa na po natin. Ito po ang mga nagtanong, no? Basahin lang natin. Si Sir Alan Pastores. Sir, paano po pagpatay na yung may-ari ng SS tapos di na makita yung SSID? Sa totoo lang po, kaunti lang po ang kaalaman namin dito kasi po bayad center kami. So, pareho po ng bayad center sa Pilipinas at kahit saan sa mundo, tanggap lang po kami ng payment ng member. Ngayon po, ang kaunting kaalaman lang po namin sa tanong nyo, pumunta po kayo sa nearest SSS office, dalin po yung death certificate ng namatay na miyembro, tapos pumunta po yung asawa ng miyembro, tapos ID rin po niya na nagpapatunay na siya po ang asawa. Sa pagkakaintindi po namin, yung benefits po ay mabibigay sa asawa, kailangan lang ma-confirm na siya yung rightful partner or spouse. Mapu-pull up naman po yan yung records ni Sir, lahat ng contributions niya. Tapos ang alam namin, yung mga death benefits ay mabibigay din po sa asawa. Okay? So yun po ang kay Sir Alan Pastores. Next naman po ay si R. Gail Arnisto. Ang tanong po niya, OFW po ng Saudi Arabia, paano po maka-apply ng FlexiFund? Active ako ng SSS. Okay po sir, so, or ma'am, napakaganda po na gusto niyong mag-miyembro ng FlexiFund. Napakarami pong benefits nito at malaking bagay po na active kayo sa FlexiFund. I mean, active po kayo sa SSS. Ang FlexiFund po ay maximum payment ng contribution, so 2,400 a month po. Tapos ang mangyayari, dadagdag po kayo ng 200, so magiging 2,600 po ang payment nyo. Yun po ang minimum na halaga ng FlexiFund. Tapos pwede nyo po siyang dagdagan, taasan yung bayad kung gaano po ang kalaki na gusto nyo. Basta po ang minimum ay 2,600 po. Ngayon, para po maka-apply ng FlexiFund, kailangan nyo po ng SSS officer. Yun po ang pagkaintindi namin. Para ma-approve po ang inyong membership sa FlexiFund. So, pinakamaganda pong gawin, send lang po ng email sa ofw.relations@sss.gov.ph para mabigyan po nila kayo ng specific instructions kung paano po makapag-meet ng SSS officer at ma-activate ang inyong FlexiFund program. Salamat po kay Argel Arnisto. Next po kay Ma'am Rizaline Makugay. Paano po malalaman kung nakailang hulog na po? Yes po, so may 3 ways dito. Number 1, mag-open po kayo ng app ng SSS tapos pasukin nyo po yung account nyo. Number 2, pwede rin po sa website nila. Same process din po. Pasok lang po kayo tapos makukuha nyo na po yung number nyo tsaka yung history. Pangatlo po, pwede kayo mag-email sa kanila ofw.relations@sss.gov.ph. Sama nyo po ang passport ID nyo para ma-verify kaagad kung sino kayo. Tapos magre-reply po sila ng inyong updated records. And fourth way po is pwede nyo kaming i-PM sa Philcam Byte Center sa Facebook. Tapos send din po ng passport and we will do our best to assist you po regarding sa inyong records kung nakailang hulog na. Okay, next po kay Mary Jem Garbo. Hi sir, paano ko po ma-check ang SSS contributions ko? Monthly po ako naghulog dito sa UAE. Gusto ko malaman kung pumapasok po kaya. Wala po kasi sa akin SSS ID ko nasa Philippines. Yes po, Sir Mary Jem. Yun po, katulad po ng sinabi namin earlier, pwede po kayo sa app ng SSS, sa website. Pwede po kayo mag-email sa OFW Department ng SSS. Ulitin po natin, ofw.relations.gov.ph. Tapos, sama nyo po ang inyong passport ID para ma-verify po kayo agad. Pag-reply na po nila, makukuha nyo po ang pinaka-updated records nyo.
Yung hindi po nag-work tong tatlong to, PM lang po sa amin sa Facebook, Philcam Bide Center. Send nyo po yung passport ID nyo. And subukan po namin kayo i-assist to the best of our abilities. Salamat po. Last po kay Sir Eric Valenzuela. Hello po, nawalan po ako ng work dahil sa pandemic. Nako sir, pasensya na po. Hang in there. Hopefully, you get well soon. Makarecover po kayo. Tapos po, may outstanding balance ako na 12K. Pwede ko naman unti-untiin. Tumatawag ako sa SS hotline pero walang sumasagot. Okay po, so sa tanong po na to, hindi po kami sure kung OFW kayo kasi actually authorized lang po kami mag-process ng payments na OFW saka iba po yung rules sa OFW saka po sa employed sa Philippines. Kung OFW po kayo, ang minimum payment ng mga loans ay 100 pesos per month. Tapos po nun, kailangan nyo rin pong bayaran yung inyong contribution na sabay. Minimum po sa contribution ay 960 per month. Tapos dito po kami sa PhilCam, may dadagdag po kami na maliit na service fee on top of the loan payments na babayaran nyo po. PM lang po sa aming Facebook. Bibigyan namin kayo ng Google Forms para maka-fill up. Tapos napaka-convenient po kasi online transfer lang po ang payment. Within minutes po, makaka-issue na kami ng OR. Tapos meron din po kami yung confirmation from SS na pumasok po ang inyong bayad. Okay, siguro last na lang po no si Ma'am Vicky A. Nieva. Ask ko lang po, noon sa nasa Pinas po ako, nakahulog po ako ng SSS na staff po dahil nag-abroad ako 6 years na po. Ako, hindi nakahulog. Ano po ang dapat kong gawin? Yes po, pwede po namin kayo tulungan sa PhilCam Bide Center. Marami na po tayong OFWs na natulungan dahil hindi na po sila nakapagtuloy mula nung nag-abroad po. So, 3 steps lang po. PM po kayo sa aming Facebook page, PhilCam Bide Center. Number 2, bibigyan po namin kayo ng online form, yung aming Google form. Fill up lang po nun para makita namin ang information. And number 3 po, online transfer ng payment sa aming account. May BPI, BDO, GCash po kami. Ang mangyayari po ay 960 pesos po ang minimum sa OFW per month. Ang maximum po ay 2,400. Tapos meron po kaming maliit na fee, service fee na idadagdag po. Tapos po noon, issue na po kami kaagad ng official receipt. Tapos may confirmation din ang SSS sa atin. Ang account nyo po ay ma-reactivate as soon as ma-process po natin yung payment nyo. Okay, so maraming salamat. Hopefully, nakatulong po kami sa inyong lahat. Salamat po sa pagpapanood sa aming video. And hopefully po, sa ginawa naming video na to ay natulungan namin kayo. Na-replyan namin ang inyong mga tanong at tanong din po ng ibang OFWs. Maraming salamat po and stay safe po sa panahon nitong pandemya. Si Ryan Gutierrez po to ng PhilCam Bide Center. Mabuhay po ang ating OFW. Ako rin po ay dating OFW kaya naintindihan ko ang sitwasyon nating lahat. Kung gaano po kahirap kumita ng pera at gaano po kahirap magbayad ng SS at mag-prepare ng ating savings at lahat po yan. So, kung may tanong lang po, PM lang po sa aming Facebook, PhilCam Bayad Center. Salamat po. Stay safe.